Ama, di kakao? Sorry. Tapos titimbangin natin. Para yun sa tubig na ilalagay natin. So, ayan po. Tapos, ilulutuin po ito ng 5 hours. So, matagal. Hanggang ma-extract po yung ano nito, yung patato. Ayan. Ito na po. Para siya. Good morning, good morning, good morning people! Ngayong araw po na ito, isi-share namin sa inyo yung paggawa ng Jadam Herbal Solution. So, ito po ay gagamitin natin sa ating mga halaman bilang ano, as insect repellent. So, ito po ang mga ingredients. Meron po tayong madre cacao. Meron po din tayong ano, oregano. Citronella, tanglad o lemongrass, luyang dila or turmeric, daon po siya, at luya. So ito po ang mga ingredients. So sa pagtimpla po at saka sili po. Ayan. So ito po yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng herbal solution. So sa paggawa po nito, kung ano po ang dami ng ating ano, itong mga organic matters na ito, ayun din po ang dami ng tubig na gagamitin natin na sa pagpapakulo, sa pagluluto po nito. So umpisa na po natin na ilagay sa ating ano. Kailangan din nga po pala natin ng bato kasi para pampalubog, sinker, tapos lalagyan po. So para hindi humalo yung ano, yung mga itong ano, yung katas lang naman po ang kailangan dito. So ilalagay po natin, then titimbangin natin. So yan, madre de agua, madre cacao, sorry. Tapos titimbangin natin para yun sa tubig na ilalagay natin. So yan po, tapos ang ating oregano. Ayan, ang citronella. Halo na yan. Sili. Halo na eh. Mix-mix na. Ayan. Tapos ang lemongrass. Turmeric. And luya. Daw na luya. Ayan. Tapos timbangin natin. Matakibot nga yung timbangan niya sa taas. Ay, yan, sa may, ano? Sa may, yan, yung babaw na yan. Oh, yan. Yung, ito. Sa kanan. Yung black. Hindi. Yan, sa babaw. Ay, ito pala. Okay. Sorry, guys. Ito pala. Ano, sana ako timbangan. Timbangan. Hinahang. Ayan. Ang kitong so, zero. Ay. 1.375. Ayan, okay. So, ito po ang timbang. Ibig sabihin, ang gagamitin po natin, 1.375 liters. Actually po, na-prepare na namin. Andito na. Kasi natimbang na namin ito kanina. So, ito na po yung pinakuluang tubig. Nauna yung preparasyon, ano? Ayan po, oh. Rate namin tubig, ayan. So, ilalagay na po natin ito. Para maka, ano na tayo. Ilulutuin po ito ng 5 hours. So, matagal. Hanggang ma-extract po yung, ano nito, yung patas. Stone. At yung po gagamitin natin, ano. So, para lumubog, gagamitan po natin ang gagamitan po natin ang bako.
Tapos lulutuin po ito ng 5 hours slow fire. Ayan. So ganun po. Mamaya po ipapakita namin yung resulta nung ano nung niluto natin na herbal solution na gagamitin natin na insect as insect repellent. Yun, dali lang no. Dali lang gumawa ng ano. So, ito po yung Jadam technique na isa ano, very ano, mura lang. Kasi wala kang gastos, ginawa lang natin sa paligid. Tapos tubig lang. Yes, tita. Diba, wala kang masyadong cost. Eh, ang pinaka-cost mo lang, mga kututusin, panggatong, pero hindi rin eh. Eh, mga panggatong natin, pinulot din lang natin. So, yan, napakaganda ang i-apply yung ano Jadam technique. Andito nga ho pala si Mark. Mojeng, si Mark. Hi guys. Si Mark po pala ay nagtatrabaho sa Owens, ano, Grand Pass Farm po sa Owens Farm Resort sa Lucena City. So anong trabaho mo Mark doon sa ano, doon sa resort? Sa ngayon po parang ano pa eh, officer in charge din sa farm operations ganun. Kasi yun, probationary pa din ako. Ngayon panahon na to kaya hindi ko pa masabi kung ano talaga yung position eh. Pero ano yung ginagawa mo doon sa farm? Mostly dito ano eh, halos nag-aayos lang po ng mga task, mga activities sa farm na mga gagawin. Yeah, kagaya nga po niyan, natutunan ka din yung pag-ano ng Jadam. Pwede rin po namin i-add sa farm namin. So, kasi sa inyo, organic din ang ginagawa? Yes po, organic po. Pero sa Jadam po, tito, hindi siya yung hindi pa namin siya ganun talagang pinupukusan. Although may parang Jadam style kami, pero hindi pa po ganito. Yung niluluto kagaya kay tito na ano. Anong ginagamit niyong ano ron? Pesticide? Sa amin, tito, nag-try kami mag-extract po ng neem tree. Ah, neem tree? Apa, neem leaves po, neem leaves. Oh, yun yung hinahanap natin ganito? Kanina. Parang ganito yun eh. Hindi namin sure. Hindi naman kasi, tinignan kasi. Hindi pa po. Hindi ito ano. Hindi pa po. Mas madidiit po yung dahon niya. Yun po kasi. Wala kaming nalagyan. Siguro susunod namin ano. Lalagyan namin ng, kasi maganda nga yung ano. Kasi pag daw isinama siya, at in-spray mo, halimbawa meron siyang mga insect, hindi na siya ano. Dadami. Kasi ano ma stop na no. Tsaka bale po sa nabasa ko dito about sa neem tree extra. Oh. Pag na-absorb siya ng katawan ng insekto, magkakaroon siya ng effect sa stomach. Basta stomach yung atake niya eh. Although hindi parang mangyari po, feeling ng insekto busog siya. Kaya mangyari hindi siya kakain. Hindi na siya hanggang mamatay na siya. Hanggang mamatay. Iyon. Oo, no, yun ang ano. Pang diet pala yun. Hindi pang diet, pang patay. Kasi hindi na kakain eh. Although slow lang. Slow. Sa tao. Slow mo yung pagkamatay niya. So yun po yun. At kasi nga po, si ano, empleyado nga po siya ng resort. Baka gusto mo rin imbitahin na rin sila doon sa resort. Tsaka talima na ito na lang tao. Kung sino po yung gusto pala pumunta sa farm namin, Grand Pass Farm Resort, sa Owens po. Actually, resort talaga siya na kinoconvert to agritourism kasi you know, farming din po. Bali po, KM, basta Kanlurang Mayaw po yung ano, yung address namin doon. Kung ano po, ipopost na lang po namin yung address. Dyan sa baba. Okay, yes po, dito po sa baba. Check nyo na lang po. Sa gusto po mag-visit. Malapit na rin naman po yung opening namin. Kailan ang ano, tentative na opening? Sa target po namin, mga by November po siguro. Ayan o, malapit na. Para ngayon eh, mag-October na. Ayan po, malapit na po doon sa resort. Kasi kaya po nandito siya ngayon, magpapatulong din po kami mag-set up dito kasi siya ay ano, nagla-landscape. Yes, so para maging maayos yung aming pagpa-farm, nasa ayos lahat. So kasi doon sa kanila, set up nila, meron tinatawag silang bahay kubo. Na kung saan yung mga
ginagamit sa mga ano pinakbet, oh, pinakbet. Sama-sama sila. Oh, so by area ang ginawa ninyo. Area by area po yung tanim namin. Oh. You know, may existing farm na rin po siya. Basta nakapinakbet area po kami. Sinigang, yun yung bahay kubo. Although yung bahay kubo kasi sa sobrang dami niya, hindi talaga siya halo-halo na. Medyo halo-halo din. Pero naka-concept naman siya ng bahay kubo. So yun po. Kaya po yun na yun na kasi kaibigan po siya ni Jen. At ito nga ho pala, magaling sa ano, sa table tennis. Ngayon kung gusto niyo matuto ng ano, ng table, lalo na po sa ano, sa ano, sa service, napakagaling po. Pag tira yung service, hindi na po may ibalik. Grabe sa galing. Yan po si Mark. Kasi naging ano ka, national player, no? National player ba? Sa college po, sa university. Oh, college, no? Ano, naglaro po siya sa college sa Kapsu. Opo, umabot naman po yun. So parang national level lang ba? Top player po siya ng Cubs. Kaya ano? Kaya matagal na po yun. Oo, years ago. Pero anyway, ganun pa man, talaga mahusay ka. Kasi imagine, makapunta ka ng collegiate level na, no? Mataas na level na yun. Blessing po. Blessing. Oh. At saka malaking tulong din yun kasi, di ba, may scholar. Ay, opo, yun. May scholarship, scholar diba? Po. Malaking so, bagay. Malaking bagay nakatulong yun sa tuition. Kaya doon po sa mga, ano yan, players, kahit hindi sa ping pong, basta pag-igihin nyo lang yung sports niya. Kasi magagamit niya sa college. Okay, tayo yun. Oo. May ano pa, nag-advertise pa nyo. At talagang kailangan, lagi lang ano eh, no? Galingan lang eh, no? Sa trabaho, sa sports. Pag ginalingan mo, talaga may pupuntahan, no? Oo. So, dapat, yun po, yan. Lahat po tayo palago talaga. Oo. Nandun tayo, doon tayo lagi naka-aim, mag-grow. Oo, oh, yan. Ito, inspiring yung ano pa. Message mula kay, ano, kay Mark. Mark, anong... Mark Emmanuel Apilan po. Ayun, Mark Emmanuel, Emmanuel Apilan. Tandaan po yung pangalan ninyo yan. Pagdating ng araw po, ay magbablog din kasi siya. Yes, parang practice na rin. Nagbablog na po siya. Kasi yun nga po, ang iniisip ko nga, sana kaming mga ano, nag-organic farming, natural farming, magkaroon tayo ng ano ng group, yes, na mag-share tayo, 'di ba, about yung ating mga karanasan sa pagpa-farm para lalo nating maisulong at mapaunlad yung pagpa-farm ng natural na hindi gumagamit ng synthetic fertilizer. At the same time low cost. Yes po. Oh, hindi malaking gastos, yes. Tapos ang advantage healthy pa. At kinain mo kahit bagong pitas, pwede mo kainin. Hindi ka tulad ng alam, lalagay mo pa sa asin, hugasan mo pa. Dahil hindi mo alam kung paano nila ginawa. So, unlike dito sa atin, talaga namang ano, natural farming, hindi tayo gumagamit ng fertilizer, na chemical, at ganun din po yung pesticide. So, lahat po natural. Katulad po niyan, nagluto po tayo ng herbal solution na gagamitin natin sa ano, eh walang gastos. Walang gastos. Di ba? Mag-e-effort lang tayo, extra effort lang na ano, yun naman po, na-stock, tapos magagamit natin later on. Saka, actually po yun, magandang ano rin po yung natutunan ko dito na mas okay din lutuin siya talaga. Para kasi mas tumatagal. Tumatagal yung shelf life niya. Sa amin po kasi talagang ano lang eh. Isang, ilagay mo lang muna, ilagay sa tubig. Tapos, tapos, wala na. Pag isang gamitan lang. Opo, ganun. Ito, ilalagay natin kasi later sa ano sa bote. Mm-hmm. Tapos, i-stock natin. Pag once na gagamitin, saka lang ano, kasi may ano eh, yung isang liter, ang gamit niya ay ihahalo mo sa 60 liters ng tubig. Yes po, yung dilution rate. Dilution rate niya. So, ano, hindi masyadong hassle sa ano, hindi ka lagi magtitimpla. Yes. Diba? So, less cost, less labor pala. Diba? So, pag sinabi mo less labor, less cost din yun, diba? So, kaya po yun, yun ang ini-apply namin. At sana po, mga... ating mga kapwa magsasaka na yan, itry po ninyo itong ginagawa namin para yung pong income nyo lumaki. Kasi alam po naman natin na karamihan sa atin nagdidepende sa ano, sa mga chemical fertilizer at pesticide. Isa ngayon po napakamahal. So mangyayari po, gumamit man tayo, hindi naman po natin inaano yung ating mga gumagawa po niyan dahil siguro
nakakasanayan na din naman ang aking mga ano. May tulong din naman kasi mas maganda i-aim po yung mas natural way. Natural way po ng pagsasaka. Mm-hmm. At una-una nga po, napapangalagaan po natin ang ating kalikasan. Mm-hmm. Kasi hindi po nasisisi yung ano po, hindi po nagiging acidic ang lupa. Mm-hmm. At nagiging sustainable pa po itong ating ginagawa dahil yun nga, hindi masyadong magastos. Yes, po. At pwedeng i-apply ng kahit sino na walang masyadong ano puhunan, di ba? Kasi usually sasabihin ng mga nagsasaka, kaya hindi kami makapagsaka, wala nito. Walang puhunan. Yun pala, may paraan naman pala magtanim na hindi mo kinakailangan ng malaking puhunan. Yes po. Kailangan lang po talaga natin basagin din yung parang nakasanayan din. Yung parang naging tradisyon noon na kailangan may ganito, kailangan may ganyan. Which is hindi naman po talaga. Ibig sabihin, mag-innovate tayo, umisip tayo ng ibang paraan para lalong ma-improve natin yung ating ginagawang pagsasaka. Yes po. Para sa benefit, hindi lang natin na kumakain, na nagtatanim dahil para kumita tayo. Ganon din po doon sa ating mga kliyente na bibili ng ating produkto. Masisigurado po natin na ang kakainin nila ay healthy. Healthy. Diba? Yeah. So, malaki pong tulong ito. At doon sa ating ano, hindi na nila kinakailangan. Sabi nga po, ano yun, yung daw po ang siya mong pagkain, hindi yung gamot ang siyang mong pagkain. Oh, yes. Ano pa paano? Baligtad yata. Yung pagkain po, dapat siya yung meron yung magiging gamot. Oo, hindi yung gamot ang magiging pagkain mo. Di ba pag may sakit na ang nangyayari, yung gamot na ang pagkain niya. Di ba ngayon, ang gusto natin mangyari, yung pagkain, siya na rin yung gamot. So hindi mo na kailangan na kumain ng gamot para magkaroon ka ng pagkain. So yun po yung ano, yun ang kagandahan po nung ginagawa natin. Yes. At ito nga po, tulong na rin natin sa ating mga magsasaka na yun, kaya hindi magawa ang isang bagay dahil wala. Wala. Tsaka yun, para maka-influensya na rin po dito na, di ba? Para maka-influensya ng iba, para mag-farm din siya. Oo, pag mag-farm. Oo, kasi po, sa farming, ang kagandahan sa farming, pag nakita mo kung ano, yung nag-grow yung halaman mo, lalo ka na-inspire na damihan yung tanim mo. Kasi nakita mo, ganda, maganda yung tubo. Maganda. Ang ginawa lang namin, tinabasa namin yung ano, yung na mga damo. Tapos yung field po yung tataniman niya. Tapos yung ano, tinambak namin dun yung mga damo. Tapos nilatagan lang namin ng ano, mulch. So ang makikita mo doon, sa ilalim ng mulch, meron na yung tinatawag na ano ng tanjadam na yung leaf mold. Leaf mold, yes sir. Di ba nakita mo kapon ano? Pinakita ko sa kanila. Meron na leaf mold, yung ano, yung mycelium. Meron doon sa ano. Kasi nga, yung init. Kasi para magkaroon ng mga ganon, kailangan ng init at lamig, nasa ilalim sila. Yes po. So parang yun na yung ano, nagtrabaho para mapaganda yung structure ng lupa. So yung mga ano, inayos niya para maging healthy yung lupa. Tapos yun nga, actually ito pong binabanggit ko nasa vlog na yan . Anong episode natin? 47. How to mulch. Yung preparation nandoon na yun. So panoorin na lang po ninyo yung mga yung about doon sa jadam na binlag namin. Mapapanood po ninyo from land preparation hanggang magtanim kami. Pero wala yata akong ginamit na ano, hindi ko na ipakita yung pagpiprepare nung ano nung yung binhi. Kasi ginamitan ko ng ano naman, dahon na saging. Yes. Dahon na saging, tapos doon ko tinanim. Tapos pag-transfer namin, hindi na yung bubunutin. Tanggalin mo, ganon. So hindi na ano, hindi na-stress yung ugat. Yes po. Saka napaka-healthy ng ugat. Pag tingin mo sa ilalim, ang dami ugat. Ang ganda nga po. Nakabalat sa dami. So, culture. Ganon din. Napanood ko yun doon. Ganon ang ginamit. So, in-apply ko rin. So, halo-halo na to. Saka maganda yun, Tito, yung ganon, yung daon ng saging. Hindi ka nabibili ng seedling tree. Hindi na. Hindi. Ang ginamit ko, ito. Yan yung ano. Dito ko inilalagay. Pagka ano matapos. Hindi na nga nagamit. So, yun. Ang isang advantage nun ay ano nga, malusog
At the same time, siyempre, yung nilagay mong dahon, pag nabulok, yung pagkain pa rin. Oh, additional fertilizer, fertilizer pa rin. So, yan lang po muna. At, Mark? Ay, sir. Baka may hirin gusto mo. Yun po. Bale, sa ano naman po ni Tito, nakaset na po yung mga ano nila. Maganda po, panoorin po talaga natin yung mga past episodes nila, Tito, sa People's Farm, People's Farm TV. Then, ayun po, para mas marami po tayong matutunan. Dito po kasi, halos low cost talaga. Kung ano lang nasa paligid nyo, yun lang yung gagamitin natin sa farming. Then, ayun po. Yun lang po muna. Kung sa ano, mag-a-add na lang po sa susunod na. thank you, Mark, thank you, sa pag-share mo ng iyong ano, na iyong ano tawag dito insight yung iyong mga ano mga karanasan din dito sa ano pagpa-farm mo at saka yun nga inaasahan ko na mas maganda pa magiging ano natin relasyon pagdating sa ano dito sa pag-aalaman at maisulong natin matulungan natin yung ating kapwa magsasaka na mapaunlad yung ano yung kanilang buhay kasi sa totoo lang ang Pilipinas ay agricultural country. Pero, tingnan mo, nag-aangkat pa tayo na napakadaming produkto na agrikultura. Bakit ka mo? Kasi nga, wala nang may gusto magsaka. At nakakatuwa naman na merong katulad mo na bata na na-involve sa pagsasaka. Dahil karamihan, yung mga ang average, alam mo ba, na average na ano natin, na magsasaka, nasa 60 na. 60, yes. Matatanda na. Ako nga, 63. So, kaya lang nagsaka, nag-retire. So, pero nakakatuwa na yun, katulad nyo, na bata pa, nag-uumpisa na. Siguro kasi kayo yung ano magsusulong talaga ng pagsasaka na makakatulong nga. Hindi lamang doon sa pagkain ng ano, para, pati sa food security ng bansa. Di ba? Mas okay po kasi talaga dito pa lang sa atin, kaya nating mag-provide ng sarili. Oo, sarili pagkain natin. Tapos yun nga, ang ano nito, sustainable. Yes po. Yun ang importante kasi sustainable yung ginagawa natin. At hindi tayo nagre-rely doon sa masyadong na-commercialize na ano, na mga inputs na nagpapamahal sa gulay at yun nga po, yung sa bilihin. Sa bilihin, di ba? Kasi siyempre, pag malaki ang input, natural, mas mahal ang presyo. So, yun po. Ito po, after 5 hours po ng ating ano, pagluluto ng ating ano, herbal, Jadam Herbal Solution, ito na po siya ngayon. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Ayan. Ayan, maigi. Mas maliwanag. So, ayan. Ito na po, parang siya. Ayan na lang kulay. So, amoy niya, parang iba-iba na. Amoy citronella, amoy tanlad, and then yung oregano. Eh, siguro po talagang mapapalayas nito yung mga insekto. Hindi na nila maintindihan ang amoy. So, ayan po. Pagkatapos, ilalagay na po natin ito sa ano sa atin niya ano ang tawag dito bote kasi ito wala na parang sinala na to katas na lang eh ano pong gagawin dito dyan sa ano lang ilalagay na to sa ano sa bote edit dyan dito sa ano sa ito wala na tapon na to compost. Oh, compost. Oh, maging compost na lang 'to. Herbal solution. Sa sojo. Sa sojo. Yan na po natin ilalagay na dito. Ang ate Jen ha, baka mainom mo 'to. Akala mo sojo. I-stir na po natin sila. Ibang ano, Tito? Ah!